Ito yata yung Pier 1. Parang apat na pier pa lang po itong natapos. Ito yata yung Pier 1, oh. Good morning mga kawuker, welcome po ulit dito sa ating panibagong update. Nandito tayo ngayon sa may Ulas para mag-update po sa ongoing construction ng Viaduct flyover po dito sa Davao City. So as you can see mga kawuker, ayan o, tinanggal na yung mga mga barricade po dito sa ating highway kasi nga po palalakihin tong area na to para magbigay daan po sa mga sasakyan na dadaan dito kung natapos na itong bike dito po sa may Ulas. Kasi po ang ginagawang bike dito ngayon or flyover po is magkukonekta po ito sa may Coastal Road po, no? So itong kasada dito sa may baba is para po sa mga hindi po dadaan sa may Coastal, papunta lang po yung mga papunta lang po sa may city proper. So yan yung itsura dito ngayon mga kawuker. Ayan, medyo malaki-laking gawain yung gagawin nila ngayon. Kaya ito yung itsura dito, medyo lumapad ng konti at saka luminis. Ayan. So ito naman yung mga girders mga kawuker. Medyo matagal-tagal na rin to dito. Last year pa to nandito, no? Ready na po para ikabit dun sa mga pier na nakatayo dyan sa may baba na may Ulas banda sa may Ulas mga kawoker. So ayan. So medyo malawak-lawak yung pasada na dito ngayon. So hindi ko na alam kung anong tawag dito sa mga parang ano na to sa may butas. Saan ko gagamitin? So yung mga girders mga kawoker, medyo ano no, malalapat tsaka matitibay. So doon banda sa may ilalim na ginagawa din silang pasada. Papasok yata dyan sa may ano dyan, yung lupain na yun sa may papa. Parang resort. So yan, ito yung itsura dito ngayon. So marami-raming mga girders na ikakabit nila, no? So titingnan natin dito sa baba mga kawoker kung ano na yung sitwasyon dito ngayon. Kasi ngayon pa lang tayo nakabalik ulit. Ngayon pala nakita yung ibaba dyan, oh, ayan, oh. Medyo malawak-lawak yung pala yung ibaba niya. So yun yung ginagawa nilang pasada, oh, ayan. May pasada sila gulungin yata dyan. Ayun. Ito yung itsura dito. So mga ilang ano na rin to, no? Mga ilang taon din to nung simulan siya. Ganun sinimulan siya. So ngayon ang going pa rin yung construction. Kailangan natin ang daming nag-iisip na hindi siya matutuloy dahil nga po sa mga pangyayari po sa ating politika ngayon, no? So ayan. So malapad na pala, oh. Malapad na. Tatampakan pa nila siguro ito dito. So ayan dito ngayon mga kawoker sa ilalim po ng mainit na panahon kasi nga po pa-Kwaresma na, so medyo init-init na yung araw. Pagkabitan ng girders yung hindi pa nagawa, no? Yung mga nakikita natin dyan sa may ibaba, yan yung mga area na yan, yung mga parang mga wires na yan, tatanggalin siguro nila yan para magbigay daan po sa mga cranes kung nadadaan pag ikabit na yung girders. So punta lang tayo dun sa may ibaba. So last time nandito tayo kasi bumaba tayo doon, no? Sa
may ginagawang ano, tip-prop sa may baba. So, ganito ka ano, ganito ka ano dito, maalikabok. So, ito yata yung ano no, nakikita natin parang malalaki ang leak. Ito yata yung pier 1. So baba tayo kasi girders lang yung kakabit nila dito eh. Pero meron pa yata ang ano, nakikita nyo yung mga ano dahil na, mga kabli na yan, ay mga kabilya na yan. Kabilya at tawag namin dyan dito sa Bisaya eh. Parang sisimintuhin pa nila yan sa matapos. Pero itong mga haligi dito na ito yata yung pier 1. Parang apat na pier pa lang po itong natapos. Ito yata yung pier 1 oh. So yung mga kabli na yan, hindi ko lang alam kung tatanggalin nila yan. Kasi nga po may papasok dito ng mga cranes eh, para pagpapit sa mga girders dyan sa taas. Itong ating ano no, itong ating viaduct or flyover na ginagawa dito sa Ulas ngayon is ano to no, isa to sa pinakamalaki din na project po. Ito yung pier 1 yata mga kawukin. So, matibay siya. Baka pa na pagkano niya pagkasimento. So, yung mga kawukin o. Bali, apat na pier. Ito, apat na pier pa lang yung natatapos. Kasi meron dun sa may baba pa. Apat pa nga lang yung natapos na pier mga kawukir. Ito yata yung pier 1. Ito namang pier 2. Ang sunod-sunod na yun hanggang sa may pang-apat na pier. Kasi yung pang-5, ginagawa pa po. So yun mga kawukir, no. Punta na tayo dun sa may baba. Hindi lang ako masyado makapag-ano ng mga details kasi nga po hindi pa tayo masyadong magaling sa ano, sa construction. Mahirap din kasi magsalita ng kung ano-ano na hindi naman connected dito sa ginagawa nating vlog. So yan mga kawukir no. Pero ang purpose nga talaga ng flyover na ito is para po mag-connect po sa coastal road. Hindi naman kasi ito para lang ginawa para lang may iniiwasang krasada. Hindi, para po i-connect po tayo dun sa may coastal road na ginagamit na sa kasalukuyan dito sa Davao City. Kailangan talagang gumawa ng ganito para mas lumuwag yung ating mga kalsada dito sa Davao kasi nga po medyo sumisikip na medyo tumatraffic na siya no. Dahil nga po sa ang dami na pong mga sasakyan at saka grabe na yung pag ano no, pag improve at saka pag tawag dito yung pag tawag dito uswag ng ating syudad or paglampo Bisaya pa. So ayan pa siya mga kawukir. Ito yung isang pier pa rin to. So malaki na din pa rin yung gagawing trabaho dito. So makikita nyo naman si Tiba ito kasi nga ang daming ano nung gagawing ano para mas maging matibay siya. So ayan. So kanyan siya ka Tiba ito. Tapos yung mga ginamit na material hindi talaga tinipid sa mga makakapal na mga bakal yung ginamit. So yun mga kawukir no. So
Diyos sumikit itong kasada dito kasi mga light vehicle na po pinapadaan. Kasi may mga baby pa na naglalaro dyan, no? Langga, mahulog mo dyan, langga. So, yan mga ka-walker. So, yan yung paggawa nila mga ka-walker. Ganyan ka... Anong ganyan ka... Tawag ka... tawag nila kung tawag dyan na parang ang dami nilang kinakabit para magawa lang yung mga pier na yan. So yan, isa to yan, medyo mataas-taas ato dito banda kasi patawid to dun sa may ano eh, pupunik yata to sa may pag-u-applyan na coastal road. Isa pa rin itong nakatayo dito. So dito pa tayo banda sa may gumagawa banda. Ayun, maraming tao dito nagkukumpulan sa may taas. So dito lang tayo banda magtatayo. Tatayo mga kawukan. Huwag lang tayo masyadong lumapit. Ayun, ang daming workers dyan ngayon. Ayun mga ka-walker, no, magagamit pa rin ito naman itong sa baba kasi nga po kasada pa rin ito, hindi naman ito isasara, gagawin pa rin kasada ito kaya masuluwag ang kasada natin dito banda mga ka-walker. Yung mga papuntaang Kalinan at saka Buda, Kidnon is maluluwag na yung dadaanan nila kasi hindi na masyadong sisikip kasi nga po sa paggawa ng bayadak na to. So yun siya mga kawuker, oh. Yan yung mga gagawa natin dyan. So yan, yan ito dito mga kawuker, oh. So yun mga kawuker, namaya lang po is mag-i-end na po tayo sa ating mga vlog ngayong umaga. Kasi nga po masyado ng mainit yung araw. So, hanap tayo ng lilim. Para hindi naman tayo ma-dehydrate sa sobrang init. Iba kasi yung init niya yun eh. Makasakit sa balat. So yun, so, daming na dyan sa may taas. So ayun mga ka-walker, maraming salamat po sa panunood niyo po sa aking mga content. Although hindi naman tayo kasing galing ng iba dyan, pero salamat pa rin po sa pagtangkilik sa aking mga content dito po sa YouTube. Shout out din po sa aking mga kaibigan na palagi sumusuporta. Hindi po ako iniiwan hanggang sa dulo. So maraming salamat po. God bless you all, mga ka-walker.